الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, narito naman po tayo sa ating programa kung saan ay gumagawa tayo ng mga maliliit na video upang i-explain ang pinakabuod na pag-aaral sa mga kapatid nating mga bagong yakap sa Islam. So, sa nakaraang video mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay natalakay na natin ang mga uri ng kalinisan o tinatawag na at-tahara, no? Ano ibig sabihin ng tahara? Ano ang mga uri ng tahara at yung mga iba pa na natalakay natin. So, sa araw na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-aaralan natin sa pinakabuod ang mga uri ng tubig, no? Mga uri ng tubig. So, ang uri ng tubig, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hinati ito sa tatlong uri. Tatlong uri. Ang una, at al-ma'ut tahur. Pangalawa, ang ma'ut tahir. Pangatlo, ang ma'ut najis. No? Itong tatlong uri na ito. So, ang unang-una ay ano ang ibig sabihin ng ma'ut tahur? Ay, ibig sabihin po ng ma'ut tahur, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ito ang tubig na original o urinal ng tubig na hindi nahaluan ng mga bagay, no? Hindi nagbago ang kaniyang pagkagawa dito. So itong tubig na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung mga tubig na katulad ng tubig dagat, tubig ulan, at yung mga tubig sa balon, no? Na o bukal na tubig, ito po ang mga halimbawa ng mga tubig na hindi nababago kung ano siya. So, ang gamit nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Ay ito ang gagamitin natin kapag tayo ay nasa kalagayan ng al-hadath, no? Ito ay natalakay na natin sa nakaraang video para po sa mga kapatid natin na hindi nila na kita o napanood ay panoorin po nila ang first video upang makasama sila o maintindihan nila anong ibig kong sabihin yung taharatul hadath, no? So, sa madaling salita mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang taharatul hadath ay ito yung nagpipigil sa atin para gumawa ng pagsasala, pag-ibada, ano ba, pagsasala sa masjid, pagsagawa ng mga sala o pag-umra, pagtatawaf, pagbabasa ng Quran. So, anong kailangan natin gawin? Ito ang tinatawag na taharatul sugra o hadathul sugra na kailangan natin gawin ay magwudu, no? Pamamagitan ng wudu. At ang gagamitin natin tubig dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay yung tubig na tahur, ma'ut tahur o malinis na tubig, no? Pangalawa, ang tinatawag nila na al-ma'ut tahir, no? Al-ma'ut tahir, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ito ang mga tubig, no? Ito ang mga tubig na nahaluan siya ng ibang klaseng tubig pero ito ay malinis, no? No, yung tubig nito ay nahaluan ng ibang tubig pero malinis. Anong mga halimbawa ng mga tubig nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Halimbawa nito yung mga tubig na iniinom natin, yung kape, yung mga soft drinks, no? Ito yung mga juice, ganyan. Ito yung mga uri na ma'ut tahir o yung mga sabaw, na ito ay malinis na tubig kaso hindi natin ito pwedeng gamitin sa pagwudu natin, no? Hindi natin ito gagamitin sa pagwudu natin kasi ay nahaluan siya ng ibang klaseng tubig. Kumbaga, kung wala sana itong halo na to, ay pwede natin siyang magamit na mapabilang pa siya sa uri na ma'ut tahur, so, sa original na tubig na malinis. Pero nung nahaluan siya ng mga ibang mga elements ng tubig,
ay nagbago ang kanyang amoy, kulay o kaya sa dahil dito ay hindi na siya magagamit natin sa pag-uudo. So, yun ang explanation doon, mga kapatid, sa pananampalataya Islam. Kumbaga, hindi na natin to magagamit kapag tayo ay junub. Kailangan natin pag magugusol, no? Kapag tayo ay junub, na tinatawag sa wikang Arabic na taharatul kubra at saka taharatul asugra, na kung saan ay ginagamit natin dito yung unang uri ng tubig, no? Ang pangtatlong tubig, mga kapatid, uri ng tubig, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ang tinatawag na al-ma'un najisun. Najis, ibig sabihin, ito yung tubig na naging madumi. No? Naging madumi. May tatlong itong tubig na to, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay hindi natin pwede itong gamitin sa pag-inom o kaya pagwudo, o kaya ay gamitin natin sa ating katawan, no, lalo't na kasi ito ay madumi. So hanggang dito na lang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sa next video natin ay tatalakayin natin ang ang mga definition, no. So ngayong video na to ay tinalakay lang natin ang mga uri ng mga tubig. Sa next video inshallah ay i-explain natin ng maigi ang bagay o mga uri na tubig na ito. So hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.